Welcome back to my channel. Yeah! At work, Buhay Pintura, Arts Ibaba! Sa mga cardboard, siguro nahulaan nyo na kung ano ang aking gagawin sa vlog na ito. Siyempre, nakita nyo na yung mga payong, magpiprint tayo ng payong. So, gusto nyong matuto? Samahan nyo ko! Tara, print tayo! Okay mga ka-artwork, ito ang mga materyales na kailangan nating ihanda sa pagpiprint ng payong. Una, silk screen. Yan. Ang gamit nating silk screen para sa payong ay 120 mesh. So, kailangan natin 120 mesh. Pangalawa, syempre, kailangan natin ng squeegee. So, yan, squeegee. So, pangatlo, syempre, kailangan natin ng vinyl paint. So, gold ang gagamitin natin ngayon. At kung mapapansin nyo, gamit na to. Natira ko pa to nung nakaraan na pagpiprint ko, pwede pa siyang gamitin. So, pang-apat, ito, reducer. Mahalaga siya. Ang reducer, ano ba ang gamit ng reducer? Ang reducer ay siya ang nagtatanggal ng bara ng screen. Siya rin ang gamit nating panlinis ng screen. So, kung nagbara at kailangan nyo nang linisin yung screen nyo, reducer ang kailangan nyo. Kailangan nyo lang ng basahan. So, makikita nyo kung paano siya gamitin sa video natin. So, ang susunod, retarder. Vinyl retarder. Ano nga ba ang gamit niya? Ang gamit ng retarder ay kung malapot na ang pintura nyo, siyang gagamitin natin pampalamnaw. Pansyayin nyo lang kung gano'ng karami ang sasalin nyo. Unti-unti lang. Haluin nyo lang mabuti. Siyempre, kailangan din natin ng tape para marker natin. Makikita nyo yan sa kung paano natin siya gagamitin. Op, mahalaga rin siyempre, spatula. Alam nyo na ang gamit niya. Pang sandok ng pintura, pang linis ng pintura. Pang, okay? Siyempre, kailangan din natin ng mga basahan. Itong mga basahan ko na ginagamit, mga retaretaso lang yan ng mga ginapit namin sa face mask. So, yan. Siyempre, kailangan din natin ng ano, mga board na papel para pag magdilinis tayo, sasapin natin yan. At higit sa lahat, kailangan natin ng umbrella stand. Yan, dyan natin ni tatatak yung payong. So, makikita nyo kung paano natin siya gamitin. So, yan ang kailangan nyong ihanda. So, ready na tayong mag-print. First step, maglalagay tayo ng marker ng payong. Second step, maglalagay naman tayo ng marker ng silk screen. Oh, ayan, pwede na tayong mag-print. Magbuhos lamang ng tamang amount ng pintura. Ihagod ang squeegee ng may katamtamang diin. Pagkatapos ay ibalik ang pahid ng squeegee upang magbondo ng pintura at para maiwasan ang pagbabara nito. Mga ka-artwork, mabilis kasing magbara ang pintura na binil, lalo na kung malakas ang hangin. Kaya mga ka-artwork, hindi advisable mag-print sa mahangin na lugar. Pero mga ka-artwork, advisable pa rin na mag-print sa open space na lugar. Dahil ang amoy ng binil ay napakatapang.
lagi kong sinasabi, simplihan natin ang mga bagay-bagay para sa masaya at relax na buhay. O, tapos na tayong mag-print. Maghuhugas na tayo ng silkscreen. So, kailangan nyo ng karton dito para sa pagdilinis ng screen. Tapos, gamit ang reducer. Ayan, lagyan nyo yung basahan. Pwede nyo ring buhusan yan para mas madali. So, reducer ang gamit sa pagdilinis ng screen. Punas lang kayo ng punas. Linisin lahat ng paligid. Malinis na uli. So, ganun din sa mga gamit natin sa squeegee. Yun din ang panlinis natin, reducer. So, ang tawag sa squeegee nito ay urethane squeegee. Mas maganda, ito yung gagamitin nyo sa pag gamit nyo, pag binilang gamit nyo, urethane ang gamitin nyo kasi matigas siya, matibay. Hindi siya agad mag-curve, hindi madideform. Kasi pag yung pangkaraniwang squeegee ang gamit nyo, madideform siya agad. Kaya lang mas may kamahalan to kumpara sa ordinary na squeegee. So, inuulit ko, ang gamit natin sa pagdilinis ay reducer. So, dalawang klase to, isang retarder, isang reducer. Yung retarder, pampalabnaw ng binil na pintura. Ang reducer ay panlinis natin ng mga screen at ng squeegee. Oh, deba. Para na siyang bago net. Ilang dekada na ginamit ang spatula na to. Malaki na ang kinita nito. Okay. O mga ka-artwork, nagustuhan nyo bang pag-print natin ng payong? Sana nakapagbigay ako sa inyo ng kahit konting kaalaman at nakapulot kayo. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo naman kalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong i-upload na mga videos. Paalam! Hanggang sa muli natin pagkikita!